You know, what's up sa inyo mga sangkay? Ramdam nyo pa ba yung Pasko? So mga sangkay, kung ano ang inyong sagot, please pakicomment na lang po sa ibaba. At sa walang pagtatagal mga sangkay, mag-umpisa na tayo. At ang pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, walang iba, nakakalimutan na ng mga Pilipino, pagdiwang ang Kapaskuhan. Let's go! Lang ka Christmas lights. So ayun nga mga sangkay, hindi na po ramdam sa Pilipinas ang Kapaskuhan. Paano masabi? Nakakalimutan ng i-celebrate ng mga Pilipino. Mga sangkay, kahit maglakad ka sa kakalsadaan o saan ka mang pumunta, maliban sa mall ha, hindi mo na mararamdaman na Pasko pala. What? Subalit mga sangkay, lilinawin ko po muna. Para sa inyong kaalaman mga sangkay, hindi naman talaga ito ang tunay na date na isinilang si Jesus Christ na sinasabing December 25. Kahit sa history mga sangkay, malalaman mo na hindi talaga sa December 25 isinilang si Jesus Christ. Subalit mga sangkay, bakit tayo nag-celebrate tuwing December? We are just celebrating mga sangkay because when Jesus Christ was born, naging malaya po ang sangkatauhan sa pagkabihag sa kasalanan. At dahil kay Jesus Christ, nagkaroon po ng kaligtasan ang sangkatauhan. Yun ang dahilan mga sangkay na kahit hindi ito ang tunay na date na isinilang si Jesus Christ, nagdiriwang pa rin tayo, mga sangkay. So, hindi naramdam ang Kapaskuhan sa Pilipinas. So, paano ko nasabi yun? Paano masabi? Una, mga sangkay, wala ka nang maririnig ngayon na may mga nagpapatugtog ng mga awiting pang Pasko. What? Hindi tulad dati. Siguro ngayon maririnig mo lang sa mall. Subalit mga sangkay, ngayon nakakalimutan na ng mga Pilipino na magpatugtog ng mga pangpaskong awitin na mas pinapatugtog pa nga ng ilan yung momula ng mga kante. Number 2 mga sangkay, eto makaka-relate dito yung mga millennial mga sangkay, lalo na yung mga batang 90s. Nawala na mga sangkay ang mga cartoons before na pang Pasko. Alam ko mga sangkay makaka-relate dito ang kapwa ko millennial dahil naabutan natin to. Power! So dati may mga cartoons na palabas na pang Christmas, subalit ngayon nawala na iyon. Hindi mo na maramdaman na Pasko na pala. Sana nga ibalik na mga television yun no. Anyway, so mga sangkay itong pinakauli. Number 3, wala ng Christmas decoration sa paligid. Kagaya mga sangkay ng Christmas lights o mga parol. Pero kapansin-pansin mga sangkay na hindi mo na makikita ang mga Christmas lights sa paligid. Hindi mo na makikita yung mga decoration ng mga kapitbahay mo. Nawala na yon. Hindi tulad po dati. Sa ngayon makikita mo na lang yan sa mall, sa mga pasyalan mga sangkay. Doon mo na lang makikita yung mga ganyang dekorasyon. Subalit sa mga kalsadahan, bibihira mo na lang makita yon. Kaya nga ito, may video ako mga sangkay na pumunta ako sa isang lugar, kinunan ko ng video na kung saan talagang blackout, wala pong Christmas decoration, wala pong Christmas light, samantalang December na po ngayon. Walang ka-Christmas lights. Kung maaalala nyo dati mga sangkay, September pa lang, mag-uumpisa pa lang ang September, mga sangkay, ay nagsisimula na mag-decorate yung mga kapitbahay mo, yung community sa bansa, mga sangkay, na kung saan na ipapakita ang diwa ng Pasko, mararamdaman ka agad. Yun ang dahilan, mga sangkay, na mga kabataan noon, at hindi lang mga kabataan, ang mga Pilipino noon ay excited bago mag-December. At pagkarating ng December, mga sangkay, sobrang ramdam yung Pasko. Alam mo yun? Power! Kaya na kayo makikita ang dekorasyon na tuwing gabi may mga kumikislap-kislap, tuwing gabi may makikita kayo mga parol na umiilaw-ilaw mga sangkay. Ngayon wala na yon. Saan mo makikita yon? Sa mga mall, sa mga pasyalan. At ito ang rason mga sangkay na nakalimutan na ng mga Pilipinong i-celebrate ang Kapaskuhan. Atin-atin lang to mga sangkay. Naging sobrang selfish ang mga Pilipino na nakalimutan na ng mga Pilipinong i-celebrate ang Kapaskuhan. Naging sobrang busy sa trabaho. Power! Naging busy sa pagpapayaman. Mayabang! Naging busy sa career. Mayabang! Malinaw mga sangkay na nakalimutan ng mga Pilipino na i-celebrate ang Kapaskuhan dahil po sa pagiging makasarili. Nasa sobrang trabaho, winalang bahala na lang ang pag-celebrate ng Kapaskuhan. Na ang isa sa mga ebidensya mga sangkay ay tumingin ka lang sa paligid. Hindi mo na talaga mararamdaman. Hindi na nabigyan mga sangkay ng panahon na i-celebrate ang Kapaskuhan dahil sa sobrang busy sa pagpapayaman, sa trabaho. Hindi tulad noon mga sangkay na simple lang ang buhay subalit masaya. Simple lang ang buhay subalit nagagawa mo mag-enjoy tuwing Pasko. Ramdam mo ang diwa ng Kapaskuhan noon. Malapit na mag-December 25 subalit. Wala pong pakialam ang mga Pilipino kung Pasko pa ngayon o hindi. What? So tatanungin kita ngayon,
Ramdam mo pa ba ang Kapaskuhan? Please comment below at babasahin po natin ang sagot. So sana mangsang kami ibalik natin ang diwa ng Kapaskuhan na kung saan nagkakaisa ang mga Pilipino, ang bawat pamilya ay mayroon pong pagmamahalan. Yun po ang naipapakita natin tuwing Pasko, mangsangkay. Mangsangkay, maraming pong salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe. Sangay dyan, ang inyong lingkod dito sa mundo ng mangsangkay. God bless!